Ito po ang kwento ng Mewo TV. Ang Mewo TV ay nagbibigay ng saya, inspirasyon, dedikasyon at aral sa bawat Pilipinong manonood. What's up mga ka-Mewo? Yun na, good morning. Ayun nga, ako nga pula si Chris Mark Manipol, bali owner po ako ng isang tattoo shop, Mewo Ink Shop. Since isa na rito sa nagbibigay ng inspirasyon sa inyo, ang ating tattoo artist na si Chris Mark Manipol. Good morning! Ngayon, dahil nag-start na ako mag-vlog, bali gagawin ko, papakulay na ako ngayon. Saan akong papakulay ako ng buho, tignan ko kung bagay. Okay? Siyempre, para pogi. Alam niyo ba ang talabay na kukuha sa ilalim ng gawa? Tuloy. Ano yan? Suso? Yo! What's up mga ka-Mewo? Yo! 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 Gagawa tayo ng mga cinematic! Mga slow motion! Mga parang nag-i-stop na bagay. Nakakatawa kasi alam mo yung may bagong crop ka sa buhay mo. Kasi ako, nagtatato ko 8 years na. So, at taon-taon, hanap ako ng hanap ng ibang pagkakabalahan kasi puro drawing, puro tattoo. Hindi naman sa nakakasawa. May time nga lang na parang bored ka na. Pero yon, kaya nagninegosyo ako. Nagnegosyo ako ng sapatos, damit, grocery, lugawan, tricycle. Ang dami kong naging ano eh, pero feeling ko dito ako magiging masaya eh. Alam bakit? Wala, parang natural lang. So bali yun, ginagawa ko lahat to hindi para sa akin, para sa pamilya ko, para sa mga anak ko. Kasi gusto ko dumating yung time makabili ako ng bahay, sama-sama sila lahat doon. Gusto ko maraming kwarto para meron kaming playroom, meron kaming studio room, meron kaming drawing room, banding, ganyan. Yun lang pangarap ko. Mabigay ko lahat ng gusto nila, okay na ako. Magkaroon kami ng emergency fund na pag nagkasakit sila o ano. Yun lang ang plano ko. Pero yung sabi mong typical na plano sa buhay, wala akong plano sa sarili ko eh. Wala nga akong gusto eh. Siguro ang gusto ko lang machine, magandang machine. Yan. Wala. Huwag lang akong stress. Stress lang kasi ako sa mga bayarin, sa utang, yan. Dahil nga, nagnegosyo ako, nabaon ako eh. Pero thanks God, positibo pa rin, grabe. Alam mo, nalugi sa akin noong 2019, kalahating milyon. Hindi nyo alam yan, di ba? Rich kid kasi kayo eh. 2019, worst year. Marami ng pagsubok ang napagdaanan ko, mga ka-Mewo. Unang-una, mga ka-Mewo, ay ang pagtatayo ko ng businesses. Nagsimula ako magtayo ng business since 2019. Nandito ang lahat. Lahat ng mga business na pwede kong ipasok. Simple lang ang buhay ko noon. Pero sa pamamagitan ng aking dedikasyon at pangarap ay lahat ng ito ay nagagawa ko. Dahil kasama ko lagi dito ang aking mga pamilya, ang nagbibigay ng lakas sa akin ay ang mga anak ko. Dahil gusto ko dumating yung time, yung araw, mga ka-Mewo, na magsama-sama kami, magkaroon ng isang tahanan. Dahil ayaw ko na malalayo ang mga anak ko sa akin.
ganun kabuti si God. Ganun kabuti si God na dumating sa point na nawalan ako ng tiwala sa kanya kasi ba't ganun? Bakit? Lord, sabi ko, hindi naman ako masamang tao, hindi naman ako tamad, masipag naman ako, hindi naman ako natutulog eh. Para lang mapunan ko lahat eh. Mabait naman ako sa kapwa ko. Bakit? Bakit mo ako binibigyan ng ganito? Lagi akong magtatanong sa kanya ng ganon. Yun pala, naisip ko lang ha. Hindi ko narinig yung boses niya, naisip ko lang na, binigyan na kita ng talento. Okay ka na sa pagtatato, kumikita ka naman ng ayos, hindi ka naman nawawalan ng kliyente. Ba't kasi kung ano-ano pang pinapasok mo? Yun, napaisip ako ng ganon. Siguro kaya nalugi dahil hindi para sa akin yung negosyo. Pero mo ha, dideliver ako ng yelo, nakuha ko ng itlog sa umaga, nagtatato pa ako. Tapos mamamalingki pa ako sa sapote. Eh dadating may magpapatato, wala na. Matutulog ka ng mga alas 7, alas 8. Pucha, may magpapatato, hindi tatatuan mo ulit. Cobra. Lagi akong cobra ng cobra. Yun. Dumating sa point na bumagsak ako. Talagang bumagsak ako, parang nag-spark yung dewang ko. Di, napahiga ako, napapikit ako. Sabi ko, Lord, kayo nang bahala sa akin. Paano na? Paano na? Paano na mga anak kung, di ba? Eh, ang tattoo, ano siya? No work, no eat, di ba? Paano kung di ako makapag-tattoo? Na hindi ako makapag-trabaho? Wala, mamamayat na si Dream. Yun, dun ako parang napaiyak na. Sabi ko, Lord, ano bang plano niyo sa akin? So yun. May mga pagkakataon pa mga kamewo na kung saan-saan ako nakakarating na lugar para lang mga pag-service tattoo. Dahil noon mga kamewo, ayaw pa lamang ang mag-isa. Hindi pa nabubuo ang mewo team noon. Dahil noon pa ay kargado na ako ng pangarap. Masaya ako sa ginagawa ko nito. Kaya nga ang lagi kong advice sa mga taong manonood, sa mga newbie artists, ay more on practice. Lagi yung tatandaan yung mga pangarap na binubuo ninyo. Para ito ay pagdating ng araw, ay makamit nyo ano pong name nila, ma'am? Yung pangarap na gusto nyo. MJ, ako po si Chris sa Mewo TV po. Okay po. Okay. Ma'am, bali, bato-bato. Dahil ang hangad niya ay masakatuparan ang mga pangarap ng bawat Pilipinong mananato. Ang hindi magbabago ng motto ng Mewo TV, in the service of the Filipino. Grabe! At dapat lagi kang kargado ng pangarap. Ang mga programa sa aming channel ay salamin ng buhay ng Pilipino. Ang live naman ng Mewo TV ay siya pa rin pangunahing source of information ng Pilipino. Trabaho muna. Buhay service. Yan. Maganda rin nagsiservice. Alam mo bakit? Kasi bagong ambience. Kumbaga wala ka lang sa box. Kumbaga wala ka lang sa studio. Nakakahinga ka. Nakakapag-isip ka ng mga bagay. Saka yun. Kumbaga lakbay lang ng lakbay, alamin mo kung gaano kapalad ka at nakikita mo itong mundo. Kung gaano kaganda ang mundo. Marami ng pagsubok ang pinagdaanan ko. Umulan umaraw, nagtatrabaho ko. Kahit mahirap, pinipilit ko. Dahil ang gusto kong mangyari, pagdating ng panahon, ay maging maayos na ang lahat. Nagsimula ang pagbablog ko nitong 2020. Ang saya. Narito na lahat. Barkada. What's up mga kamero? Hanggang sa naubunan ng kaibigan, pamilya, tawanan, biruan. Kung minsan eh, may mga lungkot na nangyayari. Pero hindi pa rin matutumbasan ang saya na ibinibigay ninyo sa amin. Oh,
Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa Mewo TV. At dahil sa inyo, mga kamewo, ay nandito pa rin kami para sa inyo. Hinding-hindi magbabago ang Mewo Team. Dahil ang hangad namin ay maging totoo lamang sa inyo. Maging sa personal, maging sa harap ng camera, mananatili pa rin totoo sa inyo. At magbibigay ng saya sa mga bawat sumusuportang Pilipino na manonood sa amin. Ang Mewo TV ay katuwang din ng gobyerno sa iba't ibang uring serbisyong publiko. Kasama na dito ang mabilis na pag-agapay sa kalamidad at trahedya sa pamamagitan ng Mewo on the go. Isa sa mga blessings din sa akin yung dumating yung time na birthday ko. Sobrang natuwa ako. Nasurpresa. Hindi ko lubos na naiisip na mangyari yon. Dahil ang expected ko ay isang music video. Nakakataba ng puso. Dahil wala naman ako ibang hangad kundi ano naman eh, kaya naman nangyari to. Isa lang, ano? Gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Para sa kulihan ka nila ng kabutihan. Lagi niyong tatandaan, gumawa ka lang ng mabuti sa kapwa mo para suklihan ka ng kabutihan, para magkaroon tayo ng maayos at mapayapang mundo. Napapagod ka ba sa mga nangyayari? Mapailing na lang dahil wala kang masabi. Paulit-ulit ka lang sarili mo na mailibang. Tararat manood sa Mewo TV. Tararat manood sa Mewo. Like to thank for the tireless support.